Stop recording video. Hello everyone, it's me, yours truly, Sweet Caroline. So in today's video, we are going to have our basic makeup tutorial. So guys, ha, before we start, share ko lang man po sa inyo na ang ating face po ay maraming types. Meron po mga masyado pong oily ang face, meron po yung mga simple lang, yung hindi naman ganun ka-oily, hindi rin naman ganun ka-dry. Yung tama lang po, meron din naman po yung marami pong mga marks or etc. etc. share ko lang po yan sa inyo kasi po, meron pong kinalaman yan sa kung saan minsan meron po tayong mga nababalitaan o mga napapanood na kapag nag-makeup po sila, napakadami pong mga steps ang kailangan po nilang gawin bago po makapaglagay ng kanilang makeup. Naglalagay pa po sila ng mga toner, naglalagay pa po sila ng mga tinatawag na concealer. Guys, yung mga yun po kasi medyo sa akin po kasi ini-skip ko na po talaga yun kasi wala naman po akong kailangan i-concealer. So, ayan. Ang concealer po kasi, ang alam ko, ginagamit po yun para i-spread lang po yan sa buong face at i-cover lang po yung mga blemishes or yung mga marks at para magpantay-pantay lang naman po at mag-even lang po yung kalalabasan po ng makeup. So, here guys, ang ipapakita ko po sa inyo, nakapaglagay na po ako ng aking ano tawag dito? Nakapaglagay na po ako guys ng aking moisturizer. So, nag-dry up na po siya before po ako nakapag-start para hindi naman po kayo guys mainip. So, proceed na po tayo sa ating liquid foundation. So guys, alam nyo ba na may na-discover po akong liquid foundation na ano na siya, parang na po siyang lipstick. I hope you guys can see. Ayan, maganda po ito. Hindi ko na po ipa-vlog o babanggitin ang kanyang brand. Pero makikita nyo po ito sa Watsons. Ayan, sinabi ko pa rin na Watsons guys. So may lead na kayo. Gagamitin ko na lang po yung sponge ng aking compact foundation para po tayo ay hindi na magtagal. Nalalagay ko lang sa lap ko yung aking mga ang aking pouch para hindi na siya masyadong maraming naka-display sa table ko at gumulong-gulong sila sa aking working table. Ayan, lalagyan ko lang po dito guys. Ito po ay full coverage na siya. Guys, ha, alam nyo yung ano na to, yung amazing talaga siya kasi nung na-discover ko to, binili sa akin ni tita. In fairness, ang ganda niya kasi hindi na po natin kailangan mag-antay ng matagal. Kasi di ba usually, yun sa may idea na po ng paggamit ng liquid foundation, talagang liquid talaga siya. Kailangan po natin hintayin na mag-dry. So, ito guys, i-apply ko siya. Doon po sa mga visually impaired na katulad po, I usually po sinisimulan ko po talaga siya dito sa taas. Kaso nga lang, aalalayan nila po yung hair. Ayan. Ayan guys. Sinimulan ko po dito sa aking noo. At paikot. Ayan guys. Basta brush up lang yung pag-apply. And guys, yung buong mukha ko po ay nilalagyan ko ng ating stick foundation. Ano bang term dito? Ayan, full coverage to. Guys, huwag nyo kakalimutan yung neck ha. Ayan. Nakaabang yung aking left hand usually kasi po talaga dahil baka mamaya masama yung hair sa ating paglalapat ng ating foundation sa ating face. Ayan guys, tapos alam nyo po, ayan o, oh, hindi na po siya natin kailangan mag-stress para mag-wait pa na
Matuyo-tuyo pa siya. Tapos, hindi naman din po siya nag-oily sa aking skin. So, maganda talaga siya, guys. At talagang, ano, yan, guys, yung aking neck, baka, kasi para ayaw naman natin na mag-two-tone. So, feeling ko, guys, sana ilagay ko, magdadagdag lang ako ng a little. Kasi nga, guys, talagang ang ganda niya. Gusto nyo lang po talaga ng, ako po kasi, guys, ayoko na po kasi hindi po ako nasanay na pag naglagay po ako ng makeup for the day, mag, palagi pa po tayong, or, after how many hours, parang kailangan feeling mo na mag-retouch. Hindi po kasi ako yun. So, ini-start ko na po talaga yung aking makeup ng makapag-proceed. Yung parang kaya na po siya ng whole day. So, ayan. Nagdagdag lang po ako. Ayan, guys. Ingat lang po. At baka sumama-sama pa si hair. Ayan, inayos ko pa po ang aking buhok para hindi po siya mapunta sa iyong face habang naglalagay po tayo ng ating foundation. Ayan, ang ganda niya, no? Parang napaka ano lang niya sa mukha. Hindi po siya yung parang cakey. Ayan. Sabi nga po kasi nung nasa Watsons, depende rin daw po yun sa skin tone. Ayan, char. Ayan. Ayusin lang natin ng konti ang aking... Ayan, guys. Here. Ayan, guys. So, I hope you can see dito po sa camera ko na gamit sa aking device. Ayan. I-make sure ko lang po na siya po ay lapat na lapat. Kasi full coverage na po yan. Ayan. And then, ito ko lang ilalagay ulit si sponge. At mamaya kakailanganin po natin ang ating press powder. Next step po, guys, gagamit po tayo ng ang usually na step ginagawa ko po ay yung aking eyeshadow. Ayan, guys, hindi na rin po ako kailangan dumaan pa dun sa pagkikilay. So, alam niyo ba, guys, yung na-discover ko po na isa pa pong magandang product. Hindi ko na rin po ipa-plug yung mga brands nila. Pero kung nakikita nyo, guys, ito po sila ay parang mga eyebrow pencil ang itsura ng aking eyeshadow. So, meron po ako ditong gold color, blue, and pearl white. Ang kagandahan nito, guys, kasi 'di ba yung traditional po na eyeshadow ay naka-compact po sila, tapos may salamin, may mga nakalagay. Yung iba walang salamin pero nakalagay po dun yung brush, tapos may mga ano lang po, partitions lang po yung mga colors na choices po ninyo nung binili po ninyo yun. But ito pong, guys, na sinasabi ko sa inyo na parang na po siyang eyebrow pencil. Ang kagandahan po nito, easy to apply and then tipid siya at pagkatapos po, ang kagandahan nito, guys, pwede niyo po silang pagsama-samahin para mag-blend-blend lang ang kanilang itsura. Pwede rin naman po yung, minsan kasi yung pinaka-basic lang na makeup, pwede po yung parang isa lang po sa kanila ay mag-work na. So, dahil na-describe ko na po siya sa inyo, guys, dito po sa ating video, sa sample lang po tayo. Dahil today ay simple lang po sana ang makeup na gagawin ko. Kaya, yung siguro ang i-apply ko ngayon ay itong gold lang. Yan, try natin, guys, ha. Ito sa, I hope you guys can see. Sana po, yan. Ganyan siya. Sa mga visually impaired po, ang palatandaan lang ninyo, from your nose bridge, di ba, dito, sa right eye, or sa left eye, nasa left eye na ako, guys, ang pag-a-apply nyo, sisimulan nyo lang po yung pagguhit mula dun sa nose. Pag sa kaliwang eyes, edi mula dun sa nose, guguhitan nyo lang po ng pakaliwa. Dahil nga po kayo ay left eye ang ating guguhitan. Sa right naman, di syempre mula dun sa nose, di ba? Tapos guguhitan nyo lang po ng pakanan, di ba? Ganon. Yun.
Ang aking left eye lang po kasi guys, medyo inaalagaan ko ng mas maraming guhit kasi kaya lang, ingat lang din para magpantay. Kasi yung aking left eye, ewan ko ba kung bakit, parang tagal-tagal niyang kumakapit. So, yan. Yung mga gilid-gilid guys, ha, i-ano lang natin, i-check. Kasi minsan may mga hindi naman natin yan inaasahan na pwedeng mag-lagpas. Ayan, guys. So, ibabalik ko na po siya. Then, para po ako ay makasiguro na siya po ay properly blend, gagamitin ko po yung isang side ng aking pang-supply sa aking eyebrow. Aha, yan. I-ano ko lang siya, guys. I-make sure ko lang po na siya po ay evenly scattered. Oops, ano ba yun? Talaga lang. Yan, guys. Ayan na siya, guys. Tapos, dahil nilabas ko na rin naman na siya, medyo, ano lang natin, brush up lang natin yung mga kilay-kilay na yan. Sanda kaliwa. Ayan, brush up. Sundan lang buong line ng kilay. Ayan, guys. Sabi nga po ni Grandma sa akin, maganda na raw po aking kilay at wag ko na raw pong pagagalaw. Ayan. Galing po yan sa aking mahal na grandma. Ayan guys, sa kusang sa kanan, ganun din, brush up. Para po dun sa mga kaparehas po natin, na visually impaired. Ayan guys. Okay. So, ibinabalik ko na po siya. At next ko po, na step ay maglalagay, dahil tuyong-tuyo na po yung face sa paggamit ko po ng stick na liquid foundation o stick foundation, lalagyan ko na po siya ng blush on. Yan, ang aking blush on guys, hindi ko pa rin po ipa-plug ang name, pero nakikita niyo sa video, baka may idea yung iba. Sa visual impaired, nakatulad ko, paglalagay lang po ng blush on, pagkasisimulan niyo po dun sa cheeks niyo ng kaliwa, of course, palatandaan natin ay yung ilong, from the ilong and brush up. Brush up, papakaliwa. At pag sa kanan naman pong side ng cheeks, from your nose, brush pa upward ng pa kanan. Ayan. So, nilagyan ko lang muna siya guys ng how many strokes. Ganyan. Ano? Basta dapat sa mga visually impaired po ah, kailangan tansyahin nyo at pantayin lang po ang pagbilang ng mga strokes para kahit papaano maging okay siya. So, nilagyan ko lang po siya ng ganyan at dahil dry na po yung aking face, ang isusunod ko pong proseso ay maglalagay po ako ng, usually ako po yan ah, naglalagay po talaga ako ng foundation. Ayan. Yung compact guys, di ba? Na foundation. Kasi yun nga po, pinapaliwanag ko, hindi na po kasi ako nasanay kapag nag-makeup po ako for the day na mag-uulit-ulit pa po ako ng aking mga makeup, magre-retouch. Ayan, hindi po. Kung magre-retouch man po ako, mga lipstick na lang, mga tipong mga ganern-ganern. Ayan, char-char lang yan. Depende po yung sa ginagawa mo. Minsan gusto mo parang mas ikaw ay mag-bloom, edi mag-blush on na lang ng ganyan. So, ayan, lalagyan ko po guys ha. Again, sisimulan ko pa rin po dito. Ano naman kasi yan guys eh, pakiramdaman nyo po kung saan po kayo, lalo sa mga visual impaired na tulad ko, pakiramdaman nyo guys kung saan po kayo komportable. Basta tatandaan nyo lang po pagka naglalagay po kayo ng mga foundation na gano'n. Yan, medyo anuhin ko na nga yung hair ko kasi nagpapasaway. Kaya sa hangin, yan, gano'n. Tatandaan nyo lang guys na yung lieg. Ayan, kung saan po kayo komportable, kung kanyari ako, nag-start po ako dito, ayan. Sa, nag-start po ako dun sa cheeks, minsan sa noo, ganun. Basta make sure lang guys, yung leeg ha, yung leeg din ninyo lalagyan. And paikot yung face. Siyempre, pagdating dun sa may cheeks,
park or kahit saan man, mas maganda po yung pag-aano ninyo, paglalapat po ninyo sa mukha ninyo ay pataas. Kasi nga po, dahil yan, naalalayan ko lang po ang aking hair na malikot. Malikot siya dahil hindi ko na po itinali nung ko'y humarap sa inyo. Ayan, guys. Pagyan lang natin. Okay. Dahil kanina, ako po ay nakapaglagay na ng blush on bago ko po nilapat ang aking press powder. Maglalagay pa rin tayo niyan, guys. Kasi nga po, pinaglalagyan na naman, pinatungan naman kasi din natin ng press powder. So, maglagay ulit tayo nito, guys, ha, ng ating tinataktak ko lang po siya. Hindi po siya yung traditional way na naka-compact po siya at may brush. Ito po kasi ay nakalagay po siya sa isang container na may brush na po siya at tataktak niya lang dahil nasa taas lang po yung mga blush on, yung powder itself sa brush. Itataktak niyo lang yun sa container niya at lalagas na po yun sa brush. Ganyan. So, ayan guys ha, para sa kapwa ko pong visually impaired, patandaan, pag nasa left nose, left side ng cheek, brush up, palabas, pataas, pag kaliwa, kaliwa. Mula sa ilong, pag kanan, mula sa ilong uli, ang palatandaan, brush up, kanan. Yun. Ayan guys. Yun ang pinaka-basic way ko po. Ng daily makeup ko. Minsan nga po, pwede naman po ako hindi nag-a-eyeshadow. Yun ang pinaka-plain ko po, guys. Pero dahil nga po tayo ay marami po sa inyo ang nag-request na ako po ay mag-upload ng kung paano daw po ako maggawa ng paano daw po ako maglagay ng makeup. Ayan. So, nag-share lang po ako sa inyo, guys. At ito po ay isa sa mga pinaka-basic na pamamaraan ko po ng paglalagay ng aking makeup. And next and final step sa pinaka-basic makeup tutorial or pinaka-basic makeup way ko po, maglalagay muna po tayo ng lip balm. Kayo po yon kung gusto niyo po ng lip tint or diretso po sa lips, ang lipstick. Ako po kasi nakasanayan ko po maglalagay muna ko ng lip balm sa aking lips. Yan. Hindi ko na rin po babanggitin ang brand niya. Basta, sponsor po niya ng aking pinsan. Karamihan po ng mga makeup products ko po ay sponsor ng aking auntie. Yan, si Kuku po ang nagbigay. So, ngayon, ang usually color po na ginagamit ko sa lipstick ay pink or red. Madalas pink or red. So, ngayon, guys, parang trip ko pa rin po ang paglagay. Parang trip ko maglagay naman ng pink. Buwan nga natin, guys. Pink, color pink. Ito na rin bagong ito ng name niya. Yan. Pakiramdam at sundan ng lips at yung mga gilid-gilid, i-make sure. At pagkatapos, pagsalubungin ang lips at parehas nyo siya ng dalawa i-rub. Yung upper lips and lower lips. I-rub ninyo ng parehas ninyong lips. Para po yun doon sa kapwa ko pong visually impaired na magtatanong dyan. Okay, guys. Ang ating lipstick, swivel down before covering. Ayan, kasi kadalasan meron po akong encounter na nanghiram ng lipstick sa akin.